requirement para bautismuhan sa Gawa 8:36 hanggang 38. Pag-usapan natin yung patungkol sa eunuko na eunuch na nagpabautismo. So ang eunuch ay isang lalaking tinapon at kaugalian ito ng panahon ng Panginoong Jesucristo. So makikilala natin ang isang kwento patungkol sa eunuko na nagpabautismo. So yun po yung mga katabi na tandaan nyo, magbabasa ko ng Gawa 8:36 hanggang 38. Pagkatapos, kayo naman po magbabahagi sa katabi sa isang minuto. Okay po ba? Kaya pakinggan niyo yung kwento, hindi na bubuksan ang Biblia. Sa... Okay, handa ang sarili. Makinig sa kwento. Gawa 8:36-38. Samantalang naglalakbay sila, naparaan sila sa isang lugar na mayroong tubig. Sinabi ng eunuko, "Ayan ang tubig! Bakit hindi pa ako bautismuhan?" Sumagot si Felipe, "Maaari kang bautismuhan kung buong puso kang nananampalataya." "Nananampalataya akong si Jesucristo, ang anak ng Diyos," sugon ng eunuko. Kaya bumaba ang eunuko, lumusong sila sa tubig at siya'y binautismuhan. Ulitin ko ang kwento. Samantalang naglalakbay sila, naparaan sila sa isang lugar na mayroong tubig. At sinabi ng eunuko, "Halin ang tubig! Bakit hindi pa ako bautismuhan?" Sumagot si Felipe, "Maaari kang bautismuhan kung buong puso kang nananampalataya." "Nananampalataya akong si Jesucristo, ang anak ng Diyos," sugo ng eunuko. Kaya bumaba ang eunuko, lumusong sila sa tubig, at siya'y binautismuhan. So, group discussion in 30 seconds, ano ang requirement para magpabautismo? Pag-usapan ng 30 seconds. Tao sa langit dahil sa bautismo o nagpabautismo? Pag-usapan sa grupo. Ang pagpapabautismo ay simbolo na patay na ang dating ang ating dating sa patay. Sino nga ang pagpapautismo? Hindi pa ninyo alam na tayong lahat na nabautismo ngayon sa Kristo ay Kristo ay nabautismo niya sa kanyang kamatayan. Sa makatawid, tayo ay namatay na at nalibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay naipasok na sa Kristo kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin sa mga kasalanan. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay ng kasalanan sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kung hindi ka natin sa salita ng Diyos, tayo ng mga iba tayo, tayo ng mga pangkataya, ay dahil ng kamatayan ni Kristo, tayo ay parang namatay na din sa ating dating sarili. Pag tayo ay sumasangkataya kay Kristo, patay na sa ating dating pagkatao. At ang baptismo ay simbolo. Pag tayo ay nilinibog sa tubig, yan ang simbolo na tayo ay patay na. Simbolo na tayo ay patay na sa dating pagkatao. Patay na sa pagkakasala. Simbolo yun. So yan ang isang dami lang kung bakit ginagawa natin ang baptismo bilang simbolo na tayo ay patay na sa dating pagkatao na natin. So, yung naman tayong tanong dito. Tanong, ano ang sinisimbolo
Bagong buhay sa Jesus. Sabi ni Salita ng Diyos, kung paano binuhay muli si Kristo, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay sapagkat kayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pag tayo ay babatismuhan, nilugunin sa tubig, hindi tayo mga nagulibigayin, di ba? Sandali lang yan, tapos ahon kayo. Ahon. Pag ahon na, yun ang simbolo na may panibagong buhay na. Dating buhay, iniwan na, patay na. Umahon, panibagong buhay na, na hindi na makakasala kaya sa dati. Patay na. Kaya kapag tayo ay natipto para makasala, ang lalahanin natin, oh, huwag na, ako ay patay na, makasala na. Yan ang nangyari sa atin pag tayo ay binatipto. Sa yan ang simbolo ng pagbabatismo. Kung tanong po, tanong. Ano ang simbolo ng pag-ahon sa tubig sa pagbabatismo? Ipali lang naman. Pwede ko ba? Mag-share sa grupo for 1 minute. Sige po. Meron pong mahalagang bagay dito sa pagbabatismo. Ang una, sa pababatismo, inilibog ang mga babatismahan. Inilibog sa tubig. Pangalawa, inutos ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya na dapat magbabatismo. Para sumunod, magbabatismo tayo. Pangatlo, ang pagbabatismo ay kapahayagan ng ating pananampalataya. Pag sumasampla tayo na sa Jesus, ipapahayag natin na meron tayong pananampalataya sa pananagutan ng pagbabatismo. Tanong po, ano ang natutunan mo tungkol sa pagbabatismo? Sabihin nga sa natin. Ano ang natutunan mo tungkol sa pagbabatismo? Sabi ko ba? Mag-share sa grupo for 2 minutes. Aray-tay na po. Aray-tay. Magpapatismo po ba kayo? Mag-share sa grupo. Magpapatismo po ba kayo? 1 minute. Para kayo. Sige po. Yes, the action plan. Bukan maraming magpapatismo, maganda yan. So, payan kayo, magpapatismo na. Action plan. Number 2, saan natin gagawin? Saan natin gagawin ang baptism? Number 3, kailan gagawin? Sa mabahay, Boracay. Sino magbabayad? Okay, ganito ang ating plano. Magpapabasis mo tayo bukas. Dito sa swimming pool na ito. Oo. So bukas, ganito ang araw, ganito ang oras, dito ng lugar na ito, kaya lahat, darating ng maaga. Dadahin ang ibang damit para magpabatismo, maging handa, kumigib tayong lahat, pupunin ang trinko, at bukas, sa ganitong oras, magpapabatismo tayo. Sino-sino ang sasali bukas? Pwede ba? Mag-share sa grupo sa 1 minute. Sino-sino ang sasali bukas? Kapatid, ang ating gagawin na baptism bukas, maganda, ibabahagi na ito sa inyong pamilya, kaibigan, kamag-anak. Pwede rin imbitahan sila para makasama. Pero ang pinakamahalaga ay isyon mo sa kanila ang magandang nangyari sa inyo. Maganda ito, ano? Maganda nga din sa garalan sa mga Bible study. Alam natin na papawad na lahat ng mga napapalaman. Alam natin makakapasa tayo sa magsikot na dahil. Alam natin manimbalik tayo sa Diyos. Napakalaking bagay. Ang ating mga kilala, di sa ganito.
hindi pa sila nakakatiyak ng sila'y napatawad. Sila ay nasa malapad na dahil sa pusat ng kapakamatan. Ayaw natin tigil-tigil sila roon. Kaya ang kailangan, bawat isa sa atin, mag-share sa kanila. Mag-share kung anong nangyari sa atin. So, parang ganun po ang ating mag-share sa kanila. Magbibigyan ko ng sample, tapos sa isang sandali, mag-practice kayo kung ano ang inyong masasabi sa kanila. Mag-practice. Pero halimbawa mo yun. Parang ganun po, halimbawa lang. Pwedeng baguhin nyo, pwedeng gayahin. Pwedeng sabihin, parang ganun po. Oy, pare, umatay na ako sa isang Bible study. Napakaganda. Sigurado na ako, napatawad mo ang lahat ng ating mga kasalanan. Malaman ko, inuikot ko dito, magpabasis mo ako. Susunod ako, magpapabasis mo ako dito. Yan lang po, yan lang. Yan ang halimbawa. Kaya po, ano ang pwedeng isyo niyo sa dalawang tao hindi pa nakakakilala sa Lord? Una, sino po ang dalawang tao hindi pa nakakakilala sa Lord na pwedeng mabahagin? Pwede ko ba mag-share sa inyong katabi ang pangalan ng dalawang tao pwedeng mabahagin? Pwede po, mag-share sa inyong katabi for 30 seconds. Lahat ng dalawang tao, ibigay na kung sinong babahaginan. Ngayon, mag-practice na tayo kung ano ang natin sasabihin sa kanila. Magbigay ako ng halimbawa ito. Halimbawa, tapos mag-practice sa inyong partner. Parang ganito ang masasabi sa kanila. Pero ito yun, ay pare, umatay mo po na sa Bible study. Napakaganda. Alam ko na, sigurado na ito, mapatawad na ang mga kasimong kasalanan. Alam ko din, inuutos ni Jesus na dapat magpapatis mo. Susunod na ako sa utos ni Jesus. Magpapatis mo na ako dito. Okay, tayo po. Mag-practice sa inyong partner, ano ang inyong masasabi sa mga kilala sa partner. Okay, sige po. Practice ko lang. Next week. Ngayon, ipapalangin natin ang mga taong binanggit mo. Yung mga babahaginan, yung dalawang tao na binanggit ng kanilang pangalan, ngayon, ipapalangin natin sila ng mga usap ng Diyos sa kanila. Hindi natin gagawin mo. Pero sa tingin na Bible study, gagawin talaga. Kailangan sila. Kanina, nakita natin, meron ilan sa inyo, may bagong grupo na. Kung wala pa kayong bagong grupo, ito mga babahaginan, siguro pwede na mag-start ng bagong Bible study para sa kanila. Yung unang lesson na sinag-aralan natin, babaeng pinatawan, pwede na isuro nyo sa kanila. Kung anong ginawa natin, yun din ang gagawin nyo. Madali lang, ang gagawin nyo ay magbasa ng kwento, magbasa ng tanong, pag-isang-tang. Ganun din ang gagawin. So kung sino ang handa nyo, mabuksan nyo ang panibagong grupo, ibibigay ko na sa inyo ang kopya ng lesson. Dito na po. Dito po yung lesson 1, babaeng pinatawad. Sino ang handa nyo, mabuksan nyo ang bagong grupo, ibibigay ko na sa inyo ito. Ang gagawin, lagi pagsama-sama tayo, ipapalayanin natin ang bawat isa.
So ngayon, mag-share ano ang pangalangan nyo at ipapalangin ko ang bawat isa sa inyo na hindi gagawin nyo. Para sa tingin ng Bible study, gagawin talaga. Believer, ipapalangin ang bawat isa by name. Kung may prayer request o wala, ipapalangin ang bawat isa. Okay, ang gagawin nyo ngayon, bumalik po kayo sa inyong first place. So, pwede ko ba? Umayan na ha? Bumalik kasama sa first place nyo.